agad, ha? Magkita man kayo uli, wala ka nang magagawa. Bakit hindi mo nalang harapin ang buhay mo? Pwede bang hindi mo alam? Kung sa bahay nga may tao ng tao sa telepono niya, hindi sumasok, tapos ito naman ngayon? Ipatatanggap ko lang sa kanya na kahit ano man ang gawin niya, hindi na ako babalik sa kanya. Ayok ka! Hindi mo ko kayo bayaran! Hindi mo ko kayo bayaran mo ang buhay ko! Ibinigay ko sa iyo! Tinarantado mo ako! Ginago mo ako! Dahil hindi na ako naniniwala sa'yo, pinaniwalaan kita nun, pero ano? Puro kasinungan ang binigay mo sa akin. At kahit anong gawin mo, hindi na maaalis sa isip mo na niloko mo lang ako. Naawa ba kayo sa akin? Ha? Oh, Bruce! Papatayin kita! Ayok ka! Papatayin kita! Bruce, tama na! Tama na! Hindi ko na kaya mabuhay ng mga ako eh. Hindi ko na kaya. Gusto ko lang naman makapagtapos ng pag-aaral, Presi. Alam mo yun, di ba? Pagkatapos, ibabagsak lang ako ng buwisit na mistories na yan, eh. Tama na yan. Hayaan mo na, isang semester na lang naman, eh. O, kung hindi ko siya napag-usapan, hindi ko makukuha yung subject na kasunod nun, eh. Ibig sabihin nun, may isa pa akong semester na babalikan. Okay lang naman yun, eh. Hindi, bali na. Eh, malay mo, baka napapaglaroan ka lang naman ng teacher na yun o napapag-initan ka lang, di ba? Kung gusto mo, puntahan ko na yung teacher, suburin ko na, awayin ko. Hindi. Hindi pa. Mabayaran na lang natin. Iski 5,000, siguro papayag na yun dun eh. 5,000? Sige, di bali na lang. Pagtsatsagaan ko na lang yung dalawang semester. Sa kanilang tayo pakasal. Kaya ako lang naman gusto ng kapatapos ng pag-aaral kasi gusto kong makasal na tayo agad eh. O sige, di ano, maghahagilap ako kung saan ako makakautang ng 5,000. Salamat, Presi. Mahal na natin. Salamat, ha. Alam mo, talagang kailangan lang kasi ng chika ng 5,000 eh. Hiniram ko yan sa parents ko para ibigay sa'yo. Hindi dahil sa kaibigan kong yun, kundi dahil sa kaibigan ko ta. Presi. Hindi naman sinisiraan ko sa'yo si Chito. Kaya lang, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ngayon ko pa ba naman iisipin yan? Eh, 3 taon ko na siyang sinusuportahan. Kung gusto niya mag-aaral, dapat tapos na siya ngayon. Pinag-aaral siya ng ate niya noon, ha? Eh, ikaw naman, alam mo naman nakakatulungin lang siya ng kapatid niyang yun, hindi ba? At ayaw niya ng ganun. Nagigilty lang kasi ako, eh. Kaklase kita nung college, kaklase ko si Chito nung high school. Ako ang dahilan kaya kayo nagkakilala. Ayokong masasaktan ka ng dahil sa akin, Presi. Isang semester na lang, tapos na siya. Magpapakasal na kami. At usapan namin dalawa na ako naman ang pag-aaralin niya. Oh, gabi na pala. Kailangan ko nang umalis kasi baka inintay na ako ni Chito eh. Salamat ulit ha. Oh, sige. Ingatan mo yung pera ha. Pag-isipan mo rin yung mga sinabi ko sa'yo. Sige. Aalis na ako ha. Oh, ano sabi ng teacher mo? Ha? Eh, 7,000 pa nga yung hinihingi. Hindi nga napag-usapan ko pa eh. Pero naman nun.
Saan mo nga pala kinuha to? Ha? Inalam ko kay Efren. Kay Efren? Oo. Anong sabi niya? Wala. Ang pasabihin niya. Sabi niya lang, bilisan mo daw sa pag-aaral mo nang makagraduate ka kaagad. Wala na, yun lang. Wala na. Bakit? Meron mo ba siyang ibang dapat sabihin? Wala na nga. Sito, masaya mo naman yung binti ko. Sakit na kasi dahil takal-takal kong nakatayo dun sa bookstore. Magpuisit na. Ang hirap naman kasi talagang maging sales lady. Eh, ba't ba ito yung nagsasalita kayo pa na yung reklamo mo? Hindi ka ba makapagsasalita nang wala kang reklamo? Bakit? Eh, dati na naman akong ganito, di ba? Ang ibig kong sabihin, ayoko ng babaeng reklamador. Eh, papag-aralin man kita eh. Puro libro yun ang aharapin mo eh. Ang mabuti pa, paghandaan na itong mesa, nagugutom na ako. Nagluto ka na ba? Kanina pa ako nagluto eh. Init ko na lang. Sige na, magkain ka na. Mamaya na to. Nagugutom na ako eh. Pagkatapos habang nagpapahinga ako, saka ka na lang maglaba, ha? Sige na. Eh, hindi pa rin ako kumakain eh. Kasi nga, iniintay kita. Gusto ko sabay tayo. Bukas nga pala, huwag mo na akong hintayin. Hindi ako dito kakain eh. Bakit? Saan ka pupunta? Eh, may lakad kami ng mga kaklase ko. Group project. Ganda. Bakit naman bumili ka pa ng ganito? Gusto ko lang malaman mo kung gano'n kita kamahal. Chito, alam ko na working student ka lang. At alam ko rin kung gaano ka-importante sa'yo ang bawat pera na kinikita mo. Basta para sa'yo, lahat ay importante. Salamat, pare. Ikaw, pare. Okay. Pare, pwede makainin ng Josie mo. Ganyan. Alam mo, pare, ayoko nang ginagawa mo sa kaibigan ko eh. Friend, hindi ko pinlano yun, ah. Nangyayari yun, di ba? At saka ngayon ko lang nakilala si Chat, eh. At ngayon ko lang dinaramdaman na mas mahal ko pala si Chat kaysa kay Presi. Alam mo sa mga dun? Alam na ba ni Presi ang tungkol sa inyong dalawa ni Chat? Hindi pa. So, hanggang ngayon, pinapaasa mo pa rin si Presi na magpapakasal kayo. Pare,
bakit ba ito yung mag-uusap tayo para bang napakasama ako ng tao? Dahil ayaw akong nasasaktan ng kaibigan ko sa mga ginagawa mo. Wala akong pakialam dun. Hindi ko rin pinapahalagaan yung nararamdaman ng tao. Basta ang importante, malapit na ako makapagtapos ng pag-aaral. Maayos na ang buhay ko. Ngayon, kung si Presing inaalala mo, babayaran ko lahat ng ginastos niya sa akin. Pati lahat ng inutang niya sa'yo. O bakit? Tingnan ko lang. Tingnan mo. Bagay na bagay sa'yo. Babaw mo naman nung hindi pa tapos suklay yung timo. Nag-gusto tuloy. Mas gusto suklay ko lang eh. Alam mo, parang gusto ka na magbago ng isip, ha? Sama na lang kaya ako sa'yo para makita kita magmarcha sa entablado. Ayan ka na naman, hindi ba pinag-usapan na natin yan? Diyos, mag-iusip naman mo. Sige na nga, hindi bali na lang. Untayin na lang kita dito. Sige na, nalakad na ako. Uuwi na lang ako ng maaga. Pagkatapos magkapasalamat na lang ako sa lahat-lahat ng ginawa mo, ha? Sige, malilate ako. Kami. Pero iniiwan ako. Hanapin ko siya. Ha? Sabihin mo yung ginawa ko.
sa'yo. Dadamdam ako. Ha? Hindi na siya babalik, Presi. Bakit? Hindi siya mabubuhay mo na ako, di ba? Masakit itong sasabihin ko. Pero kailangan tanggapin mo. At kailangan harapin mo. May ibang babae. Hindi na babalik si Chito. Makita ko man siya. Tapos na sa inyong lahat. Ayokong makita muli ang ginawa mong ito. Nang dahil lang kay Chito. Alam mo, mayroon siya ibang babae. At hindi mo sinabi sa akin. Habang buhay ang pangako niya sa akin eh. Kaya dapat habang buhay kami magsama. Presi, it's useless. Magkita man kayo uli, wala ka nang magagawa. Bakit hindi mo nalang harapin ang buhay mo? Matagal mo nang pinabayaan ang sarili mo ah. Noong una, pinag-aral mo ang kapatid mo. Ngayon, nasa ibang bansa na siya. Pagkatapos, nakilala mo si Chito. Siya naman ang pinagtapos mo. Ano bang nagawa mo para sa sarili mo? Presi, take care of yourself. Mag-umpisa ka uli. Tutulungan kita. Marami ka lang natulong sa akin eh. Kung meron man taong dapat mag-alaga sa akin, si Chito lang yun. Siya may obligasyon sa akin, hindi ibang tao. Presi! Huwag kang mag-alala. Bukas buhay pa ako. Marami pa akong dapat asikasuhin. Thank you.
ano yan? Honey, guess what? I have two good news for you. Nakapagluto ka na ng dinner. Hindi. Iba. Alam mo, kanina, umalis ako. Pumunta ako sa may family doctor namin. At tumawag ako kay Daddy sa akin. Tapos? At tapos, ang sabi ng Daddy, congratulations. Congratulations? Para saan? Honey, 2 months. 2 months! Yes! Talaga? Yes, 2 months! Talaga? Yes! Ha? Talaga? Ha? Ay, nababa mo ako! Off the ground! Nababa mo ako! What? Sobrang na yan ah. Alam mo, honey, sabi ng daddy, kakausapin niya raw yung si Ninong na maraming business sa Makati. Kasi ang sabi niya, ang kailangan mo lang daw, makapag-umpisa at malakas na backer. Kasi alam mo, naikwento ko kay Daddy yung background ko eh. Mm-hmm. And he's very, very proud of you. Kasi ang sabi niya, bibira daw sa nag-iisa yung nakakapagtapos ng pag-aaral sa sarili niyang sikap. Mm-hmm. And that's it. Tsaka alam mo, sinabi rin sa akin ng Daddy na bakit hindi pa rin tayo magpakasal sa simbahan. Well, ang sabi ko sa kanya, ayaw mo pa. Kasi ang gusto mo, yung sarili mong pera. Yung ikaw ang gagastos sa kasal natin. Wala tayong aasahan iba. Kaya alam mo, bukas na bukas, kailangan pupunta tayo kay Ninong para makapag-ipon na tayo. Makapagkatrabaho na ako. At magkaka-baby ka na. Alright! Nakapambili! Nagtagalila ang baby. Baka mapisa, baka mapisa. Thank you so much. Chito, huwag mo akong tatakotin, ha? Hindi ako natatakot sa'yo!
Kaya kitang patayin. Ano mong oras ang gusto ko, ha? Ha? Ano ba? Nasasaktan ako! Tapusin na natin ang lahat. Naiintindihan mo? Ha? Tigilan mo na ako. Dahil kahit tanggungin mo, hindi din ako babalik pa sa'yo. Ha? Ha? Ilista mo lahat ng ginastos mo sa'kin. Babayaran kita! Kasama ba dito mo? Pero pagkatapos, ayoko nang makita yung pagbumukha mo. Ha? Hayop ka! Hindi mo ko kaya bayaran! Hindi mo ko kaya bayaran ang buhay ko! Ibinigay ko sa'yo! Dinarastado mo ako! Ginago mo ako! Pagpatayin kita, hayop ka! Pagpatayin kita! Bayaran! Bigla akong tumawid eh. Miss, ay. Miss, gusto mo dalhin kita sa hospital, ha? Ano ka ba naman? Masyado kong nervyoso. Siya si Priscilla. Kinuha kong katulong. Gusto niya po ng kape, sir. Mabuti na lang pumayag na mamasukan dito. Paisa naman lumakit pa yung kaso. Eh, bakit dito? Honey, kung gusto mo ng katulong, kumuha tayo sa ahensya. Yung kompleto ang papeles. Police clearance. Lahat-lahat. Naglayas daw siya sa dati niyang pinapasukan. Paano ba naman? Pinagtangkaan siya pasukan ng amin niya sa loob ng kwarto niya. Nakakaawa naman. At saka siya, binigyan niya na ako ng clearance. Kahapon lang nga nakadate eh. Talaga daw, noon niya pabalak na umalis lang sa amin niya. Basta ayoko sa kanya. Bakit? Basta ayoko eh. Eh, nakuha ko na, no? Paalisin mo. Ay, nako. Ako kukuha ng katulong. Mas gusto ko na si Priscilla. At least siya, nakakasigurado ako na hindi papayag na magpagapang sa'yo. Sinig ang nabapoy po na maraming sili. Kita mo na, Chito. Alam niyang mahilig ka sa manghang. Kuha niya kagad ang taste mo. Sabing kumain eh. Yes. Kung natatakot ho kayo na baka may lasong tong luto ko, eh hindi ko gagawin yon. Kung gusto niyo, ako muna ang kakain para malaman nyo talagang walang lasong yung ginagawa ko. Ay, naku, preso, hindi. Ganyan lang talaga ang sir mo. Paano ang gusto niyan,
ako magluluto sa kanya. Hay nako, halika. Mabuti pa. Sumabay ka na sa amin kumain. Sige na. Presi, ho, halika na. Maupo ka na at sumabay ka sa amin kumain. Sige na. Ho? Maupo ka na. Sila, hindi naman sila ang iniisip ko eh. Ikaw. Tinawagan ako ni Chito at kailangan niya raw ang tulong ko. Pero nasa sayo ang concern ko. Oh, parang Efren, kumusta ka na? Tagal mo hindi dumalaw ah. Oo nga eh. Marami kasing trabaho sa opisina eh. Kaya nga pinapunta ko siya dito eh. Parang hindi lang makatanggay. Tsaka, hindi ba may problema ka? Oo nga pala. Kailangan ko kasi ng makakasama sa bahay. Mahirap kasi na nag-iisa. Walang nag-aasikaso ng mga pangangailangan ko. Kaya nga sabi ko sa kanya eh, papahiram na muna namin si Priscilla. Mahirap pumanap ngayon ng katulong sa bahay. Lalo na kung hindi mo kabisado. Lalo ka na. Pwede ba, Mare? Ha? Eh, ma'am. Eh, kasi gusto ko pa kong magtrabaho sa inyo eh. Sige na, Priscilla. Mas magugustuhan mo sa kanya. Di ba, chat? Ay, di wala akong makakasama dito mamayang gabi. Di ba, may dinner meeting ka? Mabuti pa, Efren. Bukas mo na lang kunin si Presi. Para may kasama ko dito mamayang gabi. Ha? Huwag na lang kaya ako matin ng meeting. Ay, nako. Diyan ako hindi papayag. Mamaya pagalita ka ni Nino eh. Sabihin, irresponsable ka dahil lang sa akin. Buti pa, umatin ka ng meeting mo at dito muna si Presi. Bukas na lang, pare. Presi? Mang-aagaw. Kung hindi ka tumatil sa buhay mo, dapat nagsasama pa kami ngayon.
Klase na ba sinasabi mo? Pinapatay. Sino ka ba talaga? Ako? Hindi mo ko kilala. Ha? Ako ang nagpaalam kay Chito. Ako ang nagpakahilap sa kanya. Inalagaan ko siya. Minahal ko siya. Tapos inago mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Klasi. Sinungaling. Hindi. Ang sabi sa akin ni Chito, nagsikap siya mag-isa. Bagay kayong dalawa. Hindi totoo yan. Hindi ko alam. Pareho kayong sinungaling? Hindi. Kung alam ko na, hindi ko siya inagaw sa'yo. Sinungaling kayo, binipilog niyo lang ang ulo ko. Presi, hindi totoo yan. Presi, kung may pinapahalap ka, makawa ka. Huwag kang itsaloy. Presi, buktis ako. Makawa ka sa akin. Makawag ka sa bata. Nawa ka ba sa akin? Naawa ba kayo sa akin? Ha? Oh, President! Bakit ako maaawa sa iyo, ha? President! Ha? President! Ha? President! Bakit ka? Tumawag si Presi. Nahulog daw sa hagdanan si Chad. Kaya dinala namin siya rito sa ospital. Wala nang anak mo. Ano gawin to ni Presi? Kami ay nagdala sa kanya rito. Sinasabi ka na nga, Ben. Hindi niya kami titigilan hanggang di niya kami napapatay. Chito, hindi naman daw niya sinasadya eh. Kung meron daw dapat paghigantihan, hindi si Chad, kung di ikaw. Tama naman si Presi. Kahit na sinong babae ang lumagay sa kalagayan niya, gagawin din ang mga ginagawa niya ngayon. Uunahan ko na siya. Bago niya kami mapatay, papatayin ko muna siya. Sito, tama na. Sobra na. Marami ng tao ang nadadamay. Kasalanan ko naman eh. Kung di dahil sa akin, hindi kayo magkakakilala. Pare, pare. Problema ko to. Ako ang tatapos. Pakibantay mo lang masama ko. Pakibantay mo si Presi. Chito, huwag mong gagawa ng masama si Presi. Hindi na ako papayag niyan. Kakausapin ko lang siya, pare. Tatapusin ko na lahat. Ipatatanggap ko lang sa kanya na kahit ano man ang gawin niya, hinding-hindi na ako babalik sa kanya. Nasi! Ano ba gusto mong palabasin, ha? Patayin namin lahat! Sadya, Chito, eh. Isa lang naman ang gusto kong mangyari kasi. Pero nung nakita ko na
Nahulog siya sa hagdanan. Nakita ko yung dugo. Hindi ko kaya. Alam mo, hindi ko na kasi alam kung anong ginagawa ko eh. Ito. Pagdating na sa akin. Pagdating na sa akin. Hindi ko kaya makita ka na may kasama ibang babae. Lahat na kong ginawa ko para sa'yo, diba? Ba't mo kong kinangan ito? Alam mo, hindi ko na kaya mabuhay na wala ka eh. Hindi ko na kaya. Chito, bumalik ka sa akin, ha? Hindi na. Tama na, Presi. Hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na mahihirapan. Pinapangako ko sa'yo. Wala yung panginginig ng katawan mo. Sige na. Pagkatapos ito, matulog ka na, ha? Mag-aayos lang ako dito, ha? Hindi. Dito ka lang sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Ha? O sige. Pero matutulog ka na, ha? Oh, pero gusto kong yakapin mo ko. Ha? Eh ano, kung dito ako titira, dapat maayos itong bahay natin. Ha? Ayoko nang magulo, di ba? Oo. Sandali lang naman to eh. Hindi. Ako na lang ang mag-aayos. Hindi, ako na. Ako na ang mag-aayos. Diyan ka lang. Sandali lang. Pasensya ka na, ha? Alam mo, hindi ko naayos ang bahay natin kasi, ano, ayokong maalala sana na nawala ka. Pero huwag ka mag-alala, ayusin ko. Alam mo, ginulo ko nga ito lahat eh, nung umalis ka. Iiwanan mo na naman ba ako? Ha? Sandali lang ito. Matulog ka na. Sige na, sandali lang ito. Iiwanan mo ba ako ulit? Presi, matulog ka na. Matatahimik ka na. Matatahimik na rin kami. Diba sabi ko sa'yo, tutulungan ka pa. Thank you.
akong mahal. May iba na akong buhay. Hayaan niyo na si Presi. Masama lang ang loob ng tao kaya niya nagawa ang mga iyon. Nahihirin ako. Nag-usap na kami ni Presi. Wala namang mag-uwi sa atin. Manatayimik na tayo. Manatayimik na tayo. Magsimula tayo ulit. Katulad noon. Hindi na tayo magsisimula ulit. At hindi na ako papayag na katulad noon. Dahil hindi na ako naniniwala sa'yo. Pinaniwalaan kita noon. Pero ano? Puro kasinungan lang binigay mo sa akin. At kahit anong gawin mo, hindi na maaalis sa isip mo na niloko mo lang ako. Chat, mahal na mahal kita. Mahal? Mahal? Katulad na sinabi mo kay Priscilla noon. Katulad ng ipinangako mo kay Priscilla noon. At paano ako makakasinungan, hindi mo gagawin sa akin ang ginawa mo sa kanya. Chito, alam ko na. Hindi totoong naglason si Priscilla. Pinatay mo siya, Chito. Hindi ba? Nanggaling ka sa kanila. Hindi ba? Hindi ba nilason mo siya? Please. Hinta akong maglingkod. Mahal na mahal kita, katulad ng ginawa niyo noon. Hindi na, Chito. Hindi ako papayag na lokohin mo. Dahil wala na mangyayari sa akin. Dahil maghihiwalay na tayo. At itong tandaan mo, ni anino mo, ayoko makikita. Dahil ipapapatay kita. Hayop ka! Chat!
hindi ako titigil, Presi, hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay mo. Alam kong hindi ka nagpakamatay. Nangako ka sa akin noon. At kahit ito man lang ay magawa ko para sa'yo. Gusto kong ihulog mo to. Ito lang po, sir. Bukas bumalik ka, may huhulog ka ulit.